Bakit, Ethan? May hinakuha ko kasi akong impormasyon. Ito ho, sa inventory natin. Tapos ito naman ho, sa accounting natin. Eh, nung chinek ko yung data, meron yung mga hindi nagtutugma. Hindi nagtutugma? Anong ibig mo sabihin? Lumalabas po dito, ma'am, na may binenta tayong equipment ng kumpanya. Tapos meron po tayong mga resibo na pruweba. Pero nung chinek ko po yung inventory... Wala namang nabawas sa equipment sa inventory, ah. Yun na nga po, ma'am, eh. Tsaka nung chinek ko po yung mga dates kung saan tayo nagkaroon ng transaksyon, lumalabas po dito na hindi nagtutugma rin. Tapos yung mga pinagbibentahan natin, iisang tao lang ho, pare-parehong tao lang. Karamihan, middlemen for government agencies. Ano sinasabi mo, Ethan? May anumalyang nangyayari? Yun din nga po yung gusto kong malaman, kaya po ako nag-iimbestiga. Aling Teresa, buti naman ho, nakapasok kayo ulit. Oo nga eh. Ang dami ko na kasing absent eh. Baka malagot na ako sa mga professors natin. Total, tapos na naman yung trial, hindi balikaran na. Kung gusto niyo po ng notes, sabihin niyo lang po sa akin, papa-photocopy ko po. Oo nga, siguro mabuti nga yun. Kung gusto mo, sa bahay na lang tayo mag-aral? Siguro, wag na lang po. Kasi parang ayaw po sa akin ni Selena nandun ako eh. Ha? Bakit? Paano mo naman nasabi yun? Ewan ko lang ho eh. Parang pakiramdam ko lang po kasi. Pero siguro, ano, next time mo lang ho. Oo, sige. Salamat ah. Okay ba? So, sir, gusto niyo po bang tanggalin na siya? What? Hayaan niyo lang siya. Mas mabuti kung nakikita natin ang mga galaw niya. Pero hindi po siya tumitigil sa pagkatanong. Huwag niyo na siyang problemahin. Ako na ang bahala sa kanya. Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Tay, kumusta na ho kayo dito? Okay lang po ba kayo? Nakakain ho ba kayo ng maayos? Eh, yung mga tao dito, kumusta yung trato nila sa inyo? Ayos lang ako. Huwag mo intindihin. Kayang-kaya ko ito eh. Ano ka ba? Galing na ako rito, di ba? Tsaka, ang bilis ng panahon. Hindi natin namamalayan. Biglang naubos ko na yung 6 na taon. Tay, basta huwag po kayo mag-alala. Pagkatapos po ng lahat ng ito, babawiin po natin yung panahon na nandito ko kayo sa loob. Tay. Yan lang naman ang importante sa akin. Yung magkakasama tayo. Yung hirap dito, kayang-kaya. Pero yung lungkot, patay tayo dyan. Yun ang mahirap tisin. Tay, lagi ho namin kayong dadalawin dito. Hanggang sa umabot na ho sa punto na magsawa na ho kayo sa mga mukha namin. Sa tay, kapit lang po kayo ha. Ma'am, kaya niyo po ba binago yung trabaho ko dahil nagtanong ako dun sa shipments ng mga kumpanya? Ethan, di ba in-explain ko na sa'yo yun? Ano bang gusto mong palabasin? Ma'am, may kinalaman po ba dito si Lucas Elizalde? At bakit ka naman pagkakaabalaan ng isang katulad mo? Kung may pakialam ako sa'yo, matagal ka nang nawala dito. Hindi ko alam. Hindi ho ba dapat kayo nakakaalam din? Sige. Makakaalis ka na dito. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, hambog ka pa rin. Manang-mana ka sa tatay mo. Hindi ako magtataka kung mandarambong ka rin. Huwag na huwag niyo kong itadama yung tatay ko dito. At mag-iingat ho kayo. Huwag na huwag niyo kong bibigyan ng butas sa Lucas. Hindi mo gugustuhin na kalabanin ako, boy. Hindi ang isang katulad ang magpapabaksak sa akin.